Red Corpus Official, welcome to my vlog, and for this content, for this video, i-share ko po sa inyo kung paano ako nakapag-register ng aking PM na SIM card sa Globe Portal. So, all you have to do is, pumunta po kayo or i-type nyo po yung link na to, ayan. So, yan yung link na kailangan nyo puntahan, and pag napunta na po kayo doon is, huwag mo muna kayong mag-register. Bibigyan ko po kayo ng tip kung paano. Una, kailangan nakapicture na po ang inyong valid ID. Like for example, driver license, SSID, pag-ibig ID, or voter's ID. As long kayo po ay nakapag-picture na ng inyong ID, and isisave nyo lang po yan sa inyong cellphone or sa inyong mga computer, either on the desktop, pictures, documents, exactly kung saan nyo po isisave, as long madali nyo po mapuntahan if ever na kailangan na kailangan niya. Number 2, mag-selfie picture na po kayo sa inyong cellphone, and nakasave na po ito sa inyong cellphone storage or sa inyong computer or sa laptop, sa desktop, etc. As long nakapag-selfie po kayo at kitang-kita po ang inyong pagmumukha, and wala pong ibang kasamang mukha kundi mukha mo lang, mas mainam kung malinaw ang inyong kuha as long kita po ang inyong mukha. And pag natapos na po yung picture ng inyong ID and inyong mukha or yung face or yung nakapag-picture na po kayo, so pumunta na po kayo dun sa pag-register. Una is ilalagay niyo po ang inyong number, and kailangan may verify yan at meron kayong ma-receive na OTP number. So that's kailangan maghahadali po kayo, kasi sa dami pong nagre-register ng SIM card ngayon, alam naman natin na ang bawat isa ay nagpupumilit na makaka-register po ng kanyang SIM card, kasi mag-i-expire po siya after 6 months. So kailangan. So naghahadali po ang bawat isa. At the same time, ang OTP number niyo po ay 5 minutes lang po siya nagtatagal, nag-i-expire na. So kailangan i-fill up niyo agad nang mabilisan. So pagkatapos po na-confirm po ang inyong OTP number, ma-verify po siya, automatic pupunta po kayo sa fill up ng form. So mag-fill up po kayo ng form, andun na po, ilagay niyo po yung pangalan, apelyido niyo, gitnang pangalan, birthday, address, kung saan kayo nakatira, etc., etc. And pag natapos niyo na po yun, i-click niyo lang po yung next. And pag na-click niyo na po yung next, so ayun, so ang susunod na po mapupuntahan is, yun yung sinasabi ko na ibibigay nyo na po yung kung anong klaseng ID ang hinihingi. So like for example, driver license. So ilagay nyo po driver license sa taas, and then the number ng driver license nyo. And then ilalagay nyo na po ang inyong picture. So i-upload nyo na po yung picture ng inyong ID. And pangalawang i-upload nyo po ay ang inyong picture na selfie picture. And after that, click nyo na po yung next. And after nun is nakakalagay po is registration is complete. So kailangan nyo pong i-keep na po yun, is gawa po kayo ng screenshot, dahil nandun po ang inyong registration reference number. So kailangan nyo po yan, ang sabi dito is kailangan daw yan in the future. So kung if ever na magkaroon po ng aberya, meron po kayong pangahawakan na reference number para po isumiti po sa inyong napipiling site, kagaya ng Globe. So, I am PM. So, nasa Globe po ako. So, yun lang. So, sana meron kayong natutunan for this content, at nasundan niyo po ang aking vlog about kung paano ako nakapag-register ng aking SIM card.